Hello at welcome na naman sa isang episode ng Investing Philippines. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa why the rich get richer and the poor get poorer. Kung ikaw ay nanonood ng mga videos dito sa YouTube channel na ito, siguro ay kaya mo nang sagutin yung tanong na yan base sa mga napanood mo, hindi ba? Makakapag-conclude ka kung bakit ang mga mahihirap ay lalong naghihirap and yung mga mayaman lalong yumayaman. Pero since wala pa akong nagagawa ng talagang video kung ano yung opinion ko sa subject matter na yan, ito yung video na yon. Ngayon, ano ba ang importance ng malaman kung ano ang nagpapayaman lalo sa mga mayaman and ano yung nagpapahirap lalo sa mga mahihirap? Importante na malaman mo ang sagot sa tanong na yan dahil hindi mo alam kung saan ka nandyan, di ba? Kung ikaw ay nanonood ng video na ito, most likely hindi mo alam kung nasaan ka. Baka nasa gitna, di ba? Dahil middle class, pero hindi natin alam. Posible na nasa middle class ka pero poor mentality meron ka. Posibleng nasa middle class ka pero rich mentality ka. So, ibig sabihin kung alam mo yung sagot sa tanong na yan, magagawan mo ng paraan kung ikaw ay nasa poor and i-improve mo ang iyong sarili kung ikaw ay nasa rich. So, simulan natin. Ano ba ang difference? Ano ba ang nagpapayaman lalo sa mga mayayaman and ano yung nagpapahirap ng lalo sa mga mahihirap? So, pumunta muna tayo sa mga mahihirap. Ano yung nagpapahirap lalo sa kanila? Ito ang aking opinion. Sa tingin ko, kung bakit lalong naghihirap ang mga mahihirap ay dahil sa kakulangan ng knowledge and financial literacy. Isipin nyo na lang, yung mga poor and middle class. Sabihin natin yung mga middle class muna. Yung mga middle class, siguro, pag meron silang savings, iniisip nila na i-invest. So, mag-i-invest sila. Usually, napupunta yan sa mga scam dahil wala nga silang financial literacy, wala silang knowledge sa investing. Mag-i-invest yan sa mga scam, so nawawala. Yun yung unang, kumbaga, pitfalls. Yung second pitfall is kapag sumakto naman na tama yung kanilang napuntahan at legitimate, hindi naman ngayon nila alam ang difference ng asset at liabilities. So, nag-i-invest sila sa mga bagay na akala nila ay asset, yun pala ay liabilities. So, ang example niyan is yung mga VUL, hindi ba? Yung mga poor and middle class, akala nila yung binili lang VUL is investment. Pero hindi, dahil madali lang naman malaman kung ano ang isang bagay, kung investment o liabilities, hindi ba? Kapag ang isang asset, or yung investment mo ay nagbibigay sa'yo ng pera, yan ay isang investment or isang asset. Kapag iyan ay nagtatanggal sa'yo ng pera every month, yan ay isang liability. So, yung mga poor and middle class, dahil wala silang financial knowledge and financial literacy, napapagkamalan nila na ang isang liability as asset. Kaya doon nila napupunta yung pera nila. And nababaliwala, di ba? Wala silang knowledge, hindi nila alam yung difference. Okay? So, yung mga mayayaman naman, alam nila yung difference dahil madali lang naman malaman kung ano ang isang bagay, kung ito ba ay asset o liability. Liability, ang puro expense lang ang makukuha mo dyan kapag binili mo, di ba? Bumili ka ng kotse, maintenance, gas, toll gate, kung ano-ano pa. Expense, expense, expense. So, ang kotse is liability. Bili ka VUL, monthly, premium, 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 liability, expense. Diba? Asset, bili ka stock, uy, dividend, passive income. So, yun ay isang asset. Okay? So, madali lang malaman yung difference kung kaya mo talagang pag-isipan bago ka bumili. Ngayon, dahil dyan, dahil sa unang reason na yan, na alam nila yung financial knowledge na yan, dahil dyan, yung mga mayayaman nakakapag-accumulate ng asset. And yung mga mahihirap and middle class, nagkakamali, hindi sila makapag-accumulate or mag-build ng wealth dahil dyan sa kakulangan ng knowledge na yan. Ngayon, kapag ang isang mayaman ay nakapag-accumulate ng asset, tuloy-tuloy yan. Compound interest is working for him. Okay? Yung binili niya na apartment na nagbibigay ng renta, yung renta ipambibili niya uli ng isa pang apartment,
and dalawang apartment na nagbibigay sa kanya ng renta, yung pera na yun, bibili pa niya uli, nagko-compound. Ngayon, yung itong middle class and poor class, bili ng kung ano-ano, hindi nila alam, dahil wala silang knowledge, nawawala yung pera. Hindi mag-grow. Okay? So, mas lalong yumayaman yung mayaman dahil kaya nilang mag-accumulate ng tuloy-tuloy. Yung poor and middle class laging nauudlot dahil sa mga pagkakamaling ganyan o hindi nila talaga alam or hindi sila willing na matuto. And ano yung magiging result nun? Sa mundo natin, meron tinatawag na inflation. Okay? Bukod sa ang asset ng mga rich ay nagbibigay ng passive income, merong inflation na natural na part ng buhay ng tao. Ang ibig sabihin nito is tumataas ang value ng mga bagay. Okay? And ang mga poor and middle class, dahil wala nga silang asset, so wala silang bagay na tumataas ang value. Yung mga mayayaman, meron silang mga asset na tumataas ang value kahit wala silang ginagawa. Meron silang properties, meron silang stocks, meron silang businesses, na kahit hindi mo pagbasihan yung passive income, tumataas naman yung value nung mismong stocks, nung mismong property, and nung mismong business na kahit wala silang ginagawa. Okay? So, dyan tayo papasok sa next point. Ang mga poor and middle class, pinagpapalit nila yung time nila sa pera. Meron akong binivisit na Reddit or yung forum ng investing sa Pilipinas. And to my dismay, medyo nagbabago yung tema nung forum na yon. Nung umpisa, tungkol sa investing, pero as time goes by, dumadami yung mga tao, napapalitan ng mga mentality ng mga empleyado. And imbis na yung mga tinatanong nila is tungkol sa pag-invest, tinatanong na nila is kung paano palalakihin ang kanilang sweldo, di ba? Para makapag-invest. Although maganda yung kanilang hangarin, pero magkaiba yung mentality. Okay? Yung isa nakadepende sa pagbebenta niya ng time. And time is a finite resource. Okay? Yan ang pinaka-importanting resource na pwede mong i-spend. Yet, ang ginagawa ng karamihan sa atin is willing silang ibigay yung time na yan in exchange of cash or pera. Ngayon, itong pera na to or itong cash na ito, napiprint lang ito eh. Okay? Napiprint lang siya. So, hindi isang long-term na plano yung pag-accumulate ng maraming cash sa pamamagitan ng pagte-trade ng iyong time. Dahil sooner or later, tatanda ka, maubos ang iyong time or kukunti na lang ang iyong time plus hihina ang iyong katawan and hindi mo na magagawa ng paulit-ulit yung ginagawa mo kung paano ka kumita ng pera. So, ang ibig sabihin ko lang dito, ang point ko lang dito is yung mga empleyado or yung poor or middle class, lagi nilang iniisip kung paano ito-trade ang kanilang time para sa cash. Ngayon, ang mga rich, ang iniisip nila is kung paano nila gagamitin yung pera nila para mag-leverage or ibig sabihin, paano nila gagamitin yung pera para hindi na sila magtrabaho. Okay, nagigets nyo yung point? Paano hindi na sila magtrabaho, gagamitin yung pera? Mag-hire sila ng ibang tao. Ipapagawa nila sa ibang tao. Okay? Hahanap sila ng way in which yung cash is mako-convert nila into power. Okay? Hindi lang yan sa pagbili ng time ng iba. Pwede din yan sa pag-attend ng mga courses or pag-training ng sarili para yung knowledge is mag-compound. Okay? Yun yung kinaibahan ng rich sa middle class. Ang rich, mag-i-spend siya ng pera para hindi na niya gamitin yung time niya. And usually, yung mga ganyang benefit na kukuha mo through knowledge or technology na willing silang mag-spend ng time para aralin or pag-investan para yung time nila hindi nagagastos. While itong mga poor and middle class, handa silang gamitin ang time nila para kumita ng pera. So, kung pagsasama-samahin mo yung mga benefits na ito, yung mga ginagawa ng rich, yung ginagawa ng poor,
magkakaroon ng both extreme. Okay? Yung isa mas lalong yumayaman, yung isa mas lalong naghihirap. Dahil nagko-compound yung mga ginagawa nila. Yung rich, meron silang financial knowledge, nag-accumulate sila ng assets, alam nila yung difference ng assets, nagkakaroon sila ng passive income, yung passive income nila, ibibili pa nila uli ng asset, and yung time nila, ginagamit nila sa tamang way, which is, tinatry nilang wag gamitin yung time nila para kumita ng pera, kundi i-improve yung kanilang mga asset pa, yung kanilang knowledge, in a way na hindi na kailangan gumamit ng time or bumibili sila ng time ng iba. Ngayon, yung poor and middle class, isipin mo, kabaliktaran, hindi nila alam kung ano yung asset, so mawawalan sila ng pera doon, wala silang passive income, so kailangan nilang magtrabaho, so i-trade nila yung time nila, so paulit-ulit lang hanggang sa sila ay tumanda, wala na silang time. So pagdating nila at the end of their life, yung rich, marami siyang na-accumulate, so mas mayaman na siya nung time na siya yung nagsimula compared mo dun sa mga poor and middle class. At the end of their life, wala silang naipon, wala silang na-accumulate, di ba? So yan yung difference kung bakit mas lalong yung mayaman yung mayaman, and kung bakit naghihirap yung mga mahihirap. So ang starting point nun, for me, I think, is yung knowledge, yung financial literacy, and yung knowing yung difference ng asset and liability. Importante yon. Kung doon ka lang makapag-focus, alam mo kung saan mo ilalagay yung pera mo, makapag-invest ka sa mga passive income, dividend stocks, kung alam mo kung saan ilalagay yung pera mo, bayaan mo lang yung pera mag-compound and accumulate, pagdating mo sa dulo ng iyong buhay, makakapag-accumulate ka tulad ng mga mayaman. Okay? Although hindi ka man maging super yaman, at least yung knowledge and yung character, yung habit ng mga mayaman na kuha mo, pwede mo na rin sabihin yung sarili mo na part na kasama nila. Okay? Hindi naman tayo lahat magiging Henry C. Pero at least nagawan mo or na-implement mo yung mga character na meron sila, kaya ikaw ay naging comfortable pagdating ng iyong retirement. Okay? So, yan lang ang aking opinion. Kung gusto nyo pang matuto, visit nyo lang yung website sa howtoinvestforbeginners.com. And please subscribe and like this video para na rin sa YouTube algorithm. So, this is Wayne, and thanks for watching.